office mate ko, kasama niya sa carpool. Siguro in-stalk niya yung Facebook, nakita niya ako. Eh, ang ganda ko. So, kaya mag-ano ta. Kinausap niya yung office mate ko. Nag-ask muna siya kung pwede akong ma-meet in person. Tapos yun, sa coffee shop, minute ko siya in person yun. Sometimes I wonder if I'm dreaming or maybe caught up. Para mga usual na getting to know dinners or breakfast or lunch, basta pag kumakain, so you spend time with each other din. And then habang tumatagal is napapalapit. You looked at me, looking at you, and there was nothing we could do to stop the moment from sweeping us up. I think I want everything you got. You threw your line and I was caught. I'm never ever gonna give you up. Now you found me, darling, you bound me. I could never break away. You're my secret, I'm gonna keep it. Forever I will stay. I want you to be, I want you to be, I want you to be my everyday. Hindi siya yung typical na nagugustuhan ko sa isang guy physically. Yun. So parang sabi ko, pero mabuti, parang ano siya, parang good friend. Kasi I can see na ano, yung very gentleman. Tapos nag-ask pa siya if I can, pwede kong isama yung office mate ko just for me to be comfortable. Kasi nga naman, stranger siya sa akin. So I find that gesture, ano, very gentleman of him. You looked at me, looking at you, and there was nothing we could do to stop the moment from sweeping us up. I think I want everything you got. You threw your line and I was caught. I'm never ever gonna give you up. Now you found me, darling, you found me. I could never break away. You're my secret, I'm gonna keep it. Forever I will stay. I want you to be, I want you to be, I want you to be my everyday. Aside from the physical attributes, is ano siya, parang loving din, caring din, ayun, and love for the family. So, yun yung top 3 na naisip ko at this time, ayun. Now you found me, darling, you found me. I could never break away. You're my secret, I'm gonna keep it. Forever I will stay. Every day. Actually, nung September wedding, nung yun kasi yung initial, di ba? So, nung nasa simbahan, parang dun mo maisip na nandito na kami sa moment na to. Tapos, medyo magiging emotional ka. For today, siguro ito yung parang dream wedding niya na matutupad na rin. Then, sana maging okay lahat din. Mas, maging masaya kami and eventually, tawag ito, maging successful and basta maibigay ko lang din yung mga gusto niya sa buhay. In the heart of every moment, there's a magic hour. The streams are ever flowing through the fields of wildflowers. Let the peaceful
nakikita ko kasi na husband material siya. Kasi kapag nagkakwento siya about his sister, about yung mama niya, yung pag lumalabas, nag-out of the country. I can see how he values his family. Yung parang, ay, sobrang gustong-gusto niya yung company ng parents niya, ng mga kapatid niya. Kasi yun yung bukang bibig niya. Every time na nagde-date kami, laging yun yung topic. Pares kami ng values kasi that's how I treat my family as well. Ito yung makakasundo ko kasi pares kami ng pinahahalagan sa buhay. Kasi yung priority talaga namin, family. This is it. So after few challenges, matutuloy na din yung dream wedding. I promise to love you with all my life and see you later. Ang ibig sabihin talaga ng regalo ng pananampalataya. Ang regalo ng pananampalataya ay ang paniniwala na sila ang itinakda ng Diyos na magsama habang buhay. Ano nga bang dahilan bakit sila nagpasyang pakasal? Ang dahilan ay isa lamang. Ito ang binalak ng Diyos. Right here on this ground where we are standing, holding dreams. Ate Eden, ayun nga, masaya ako for you. Si Ate Eden kasi, siya yung kapatid na magbibigay ng hindi manunumbat. Di bali na siyang masaktan, huwag lang siyang manakit. Pipiliting intindihin kahit na yung mga may hirap intindihin na bagay without judgment. Ayun, masaya ako for you and Kuya Adrian, i-welcome ka namin ulit sa family namin. Congratulations and best wishes to both of you. We feel it now. Nothing could be better. You and me. Bakit nga ba kayo nagpakasal noong September 18? Bakit nga ba sinasariwa ninyo ang inyong pag-iisang dibdib ngayon ay ka-4 ng Marso? At kaya Eden, Adrian, nagpapakasal kayo dahil gusto ninyong magtulungan para makaligtas. At gusto ninyo na dalhin ang inyong mga anak sa langit. At ang biyaya ng Diyos ay para kayo ay sumaya sa lupang ito at sumaya lalo na sa kanyang tahanan sa langit.
marriage is not about happiness, di ba? Parang there will be obstacles ahead. And madami yun. But I know those struggles will make you only stronger. Especially if you conquer them as a team. I think that I've been here. Adrian, nagpapasalamat ako sa iyo sa pagmamahal na binibigay mo kay Eden. At ikaw naman, Eden, kung ano man yung isineshare sa iyo ni Adrian, gawin mo. Magmahalan kayo at maging sentro niyo si God sa buhay niyo. Nandito lang kami sa likod niyo. Na niyo ang Diyos sa inyong pagsasama. Magbigayan kayo, magmahalan, huwag unawaan, huwag niyong kalilimutan ang inyong pinanggalingan para marating niyo ng maluwalhati ang inyong paroroon. I would like to propose a toast to my brother and new sister for never-ending sex este success in life and the incredible journey they're about to embark on. May you have love, health, and wealth. But most importantly, may you have the time to enjoy them all. Kayo nagsasama para kayo ay maging tunay na mga banal na anak ng Diyos. Karapat dapat makarating sa langit at ang inyong mga anak ay inyong tiyaking makakasama ninyo para ang pamilyang inyong sinimulan sa lupang ito ay talagang maging masaya sa piling ng Diyos.